AUV, inararo ang mga concrete barrier sa EDSA busway. Ayon sa AUV driver, biglang pumutok ang gulong niya sa harap kaya nawalan siya ng kontrol. Napakabig pa kaliwa hanggang sa bumangga sa mga barrier. Handa raw siyang bayaran ang mga nasirang barrier. Walang nasaktan sa insidente pero bumikat ang traffic. Mga jeepney operator na nag-apply para mag-consolidate kahit paso na ang deadline, tinanggihan ng LTFRB. Kabilang dyan si Pedro Duli na sinubukan daw sumali sa kooperatiba ng kanyang ruta pero sinabihang di na raw ito tumatanggap ng bagong miyembro. Titingnan daw ng Office of Transportation Cooperatives kung anong pwedeng gawin. Paalala ng OTC, tapos na talaga ang deadline ng consolidation. Pwede naman daw na mag-apply bilang driver sa mga kooperatibang makakakuha ng mga bagong ruta. Ang ilang di nakapag-consolidate na driver, itutuloy pa rin daw ang pamamasada. Sa memorandum ng LTFRB, binigyan sila ng hanggang katapusan ng Enero para bumiyahe sa mga rutang wala o di kaya'y mas mababa sa 60% ang nag-consolidate na mga jeepney. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News.